Guys, welcome back again to my channel, and for today's video is para siyang taste test or mukbang na din. So, ipagko-compare natin yung mga pies sa Jollibee and sa McDo. And since we know naman na ngayon na may bagong flavor ng pie ang Jollibee ngayon, which is yung ito, yung bacon pie and corn beef. And sa McDo naman, itong rich chocolate pie. So, ang sa nakikita nyo, according sa sizes nila, is magkakaiba din. And magkakaiba din yung price nila. Alam nyo ba, yung iba dito kahapon yung pabibili. Kasi gusto ko makumpleto. Makumpleto lahat ng flavors. Pero mas maraming price sa, ano, sa Jollibee, di ba? Kasi sa McDo, two flavors lang naman, which is itong apple pa rin, yung orange choco. And bukod dito sa tatlo, which is itong peach mango pie and itong pinulong bago, is may nag-exist na tuna pie and buko pie. And yung buko pie, lagi din sold out yun. Then, yung tuna pie, wala din ang mabilhan ng ngayon. Wala sold out na pinulong. Ito lang, peach mango pie ang available. And then, itong dalawang ito is available every morning kasi sold out. So, yan, according to their sizes, ito is 29 pesos. Hello, divide by. And kung makikita nyo, makikita siya. So, which mango pa, wala talaga akong makikipagpupay. Pero maraming sasabi, masarap siya. And karaliwa naman talaga, diba, sa pie na masarap is buko, diba? Then, etong bago nila na bacon, cheese bacon pie is 49 pesos. And kung makikita nyo naman yung haba niya, kesa dito, diba? Oo, halos mga lahat na yung difference. And medyo mataba yung sa loob pag hawakan ko na lagay. And to cheesy corn beef pie. Then, on the other side, itong sa McDonald's, which is rich chocolate pie. This is 36 pesos if I'm not wrong. Tama ba? 36 pesos. And this is 32 pesos. Pero parang magkasize lang. Oo, magkasize lang sila. And siguro dahil mas mahal ito, lang 4 pesos. And syempre chocolate. Then this is the apple pie. So, let's start and just taste it first. Ah, correction, 39 pesos pala nung ano, chocolate na 36.39. Ito, 49 yung dalawa. Ito, 39. So, let's start dito muna tayo sa McDonald's. Yung dalawa. Siyempre, yung apple pa rin muna tayo. Kung mapapansin nyo ay tadaan! Hindi na siya ano, crunchy kasi nalagay na siya sa ref kasi kahapon ko pa nga siya talaga makapag-film ako kahapon eh parang natamad ako kasi kulang talaga. Ay, ito yung karaon niya. And kung mapapansin nyo sa mga pies na available sa McDo is more on sweets, diba? Parang pang-dessert pa rin. Pang-dessert siya. And sa Jollibee naman, nung una ganun din, mga fruity kasi buko diba, buko pie and peach mango pie. Kumbaga sabay sila. Laging fruity. Then,
ngayon, di ba, parang medyo classic car safe for you. Hindi ka pa sila. So, nalilangan natin. And expect nyo na, feeling ko maglalabas din ang MacBook. Siyempre, di pa pa kami. Malamig kasi sa mainit. Ako lang ang isa din lang. Pero masarap din nung mainit kasi crunchy yung ano, yung pinakapay. Pero kasi matamis siya, kaya sa akin, mas bagay yung matamis. Ay, matamis. Malamig. Rich. Chocolate pie. See. Oh, the chocolate. Yung lasa niya. May pagka-cocoa flavor. Parang may nasa cocoa. Parang may nangyari sa temporado. Very laughing. Parang ordinary lang. Kumbaga, sa kawi lang ganun. Napaka-pinenoster ng pagka-chocolate flavor niya. Hindi siya nakakaumayag. Tingin ko kahit mga dalawa ka nito. Lomo. McDonald's. And dito tayo sa kanan natin. Unahin na natin ang walang katapusang hindi ko pa ito natitikman yung buong pie. Kasi ito na pa natikman ko na yun eh. Nakabili ako ng isang pieces. Dahil magpiraso. And masarap din siya. Para siyang lasang empanada na isa masarap. Empanada na parang may pagkasalbarino yung lasa. Alam mo yung lasa. Hindi ako masyadong maliit pero yung araw, my God, ay nalang aking pinaka. Medyo maliit siya para sa akin. Pero siguro dahil nakita natin ibang pies na malalaki. So parang pag nakita natin siya, ay, siya yung pinakamaliit. So maliit. Parang dalawang kagatan lang kung sa malalaki ang maliit. So, yan. And medyo mataba siya. Mas para mas marami ito even naman yun. So let's take the first bite. See, chicken o maapaw ang filling with the and naamin mo agad yung once you bite it. Maamoy mo yung mango. Mango figuring. And then, nilagay na dito sa rin. Nakakot pa to. Pero, may pagkakarato pa rin yung pie niya. And medyo mas, ano yung pie niya? Mas creamy or parang mas marami. Milk na nilagay. Milk tapang or butter. Yun, mas tayo.
mas bago yung crust niya. And mas crunchy. Oh, mas crunchy. May marinig ka pang crisp na toppings once you like it. So, yeah, it's nice. Isang mga kombinasyon ng extra ka na ano, ng mango. Ano? Yung tamis niya sakto lang and nanggahari yung medyo na-acid. Matapos din yung fruit pero syempre alam nyo naman yung mango. May pagkasawar talaga yan, so... Sarap. I like the combination of peach and mango and yung aroma niya. Aka... Nakakagana ko na. This is the new release. Makpay ng Jelly. Wala siya, hindi ko pa ng mga no. May alas 4 na ngayon. 4:30. Sa office, malapit sa office, sinigyan ko rin. Oh, ang laki and ang taba-taba niya. Sana po consistent, you know. Sana talaga consistent yung bagong size and pagpagali. Parang hindi ko masyado nalasahan yung corn dip sa oma ko umaga. Mas nalasahan ko yung cheese. So, mas gusto kong malasahan yung pagka-corn dip niya rather than sa pagka-cheese. Pero, ito nga cheese. Cheese corn dip. Pero, parang nakukulangan ako sa feeling ng corn dip. So, yun lang. Lumilevel up na mga pies ng jelly dip. And sana sa makito. Nagkaroon niya na. And kahit makita niya ang sleeping niyo, parang po just yung makikita niya sa content lang yung ako. Strips na ako. Sorry. Sa part niya, medyo nauuman. Hindi ko alam kung dahil lang yun sa texture niya. Aww. Medyo hindi ko beto. Last but not the least. So, this is the cheesy bacon pie. So, nasa isip ko is ngayon mas malalasa ko pa rin yung cheese kasi nga ayan ang cheese both cheeses na parang cheese siya na hinaluan lang ako ng flavor parang art parang ganyan kasi sa isip ko nung una parang mas lamang yung pagka corn beef niya at saka yung pagka ayan sa bacon. So, kumain na lang. Ano ang sabi? Bumong kagad. May hangin sa bacon. For the second time, isang kagad ko pala. Hindi ko pa malasaan yung buhok.
flavor niya. So, bukang pa natin sa ganito. Ganun din niya, guys. Mas malaki yung juice niya. And parang... nag-add lang ng flavor para maglasa siyang color. And these two flavor pang breakfast talaga, diba? Corned beef, tsaka... kaya sa morning, available siya. Kaya pagdating ng hapon, balik. Okay, my final thoughts is, sa McDo muna tayo. Sa McDo, pangal sa akin yung dalawang flavor nung lang, pero nothing special, ordinary, and very good. Kaya itong rich chocolate pie, very Pinoy yung flavor ng pag-chocolate niya. And yung crust niya is malambot. Or hindi masyadong crunchy. Siguro dahil malambot is nandigay na sa rin. Pero natikman ko din naman kasi dito itong apple pie. Crunchy naman siya, pero kasi di ba nga, nag-inagin naman natin sa review ng peach mango pie ng Jollibee. Eto, may still crunchy pa rin siya. At syempre, eto natikman ko, eh, hindi ko naman ito nagay sa rin. Malin, umaga ko lang pagkakitin. It is parang wala siyang pinagkaiba dito. Pagka-crunchy mo, parang kahit nilagay siya sa refrigerator, it's crunchy na rin siya. So, dito naman is, parang mas fit ko pa din sa dalawang to yung kumakay. Kasi, dun sa tunapay, mas ramdam mo yung richness ng flavor. And yung feelings niya talaga is parang pure tuna. And kasi dito, parang more on cheese siya. Alam, cheese na parang binuburan lang ng corned beef or binuburan lang ng bacon. Yung ganun. And yung texture ng pagka-cheese niya is siya super cheese, parang medyo oily yun, parang gano'n yung cheese. Kaya siguro madali ako ito. Except ko nga sa inyo, sa akin, tahan na. Hindi kasi ako parang masyadong pa-cheese. Or depende talaga sa cheese. Then, and parang medyo natisip ko ito kanina. Pero masarap din ako. Pero, yung parang expectation versus reality. Yung nangyari, yun. And, yun. Ito naman, fish mango pie. Ilang beses ko. Yun pa din naman. And, masarap siya. Mas big pa siya kaysa dito sa pasta. And, yun sa tuna pie. Masarap. Sana matikman ko din ay something. And, kay McDonald's, sana mag-release pa kayo ng ibang flavor din para marami or para din mawala yung eyes nyo. And sana maging crunchy din. Pero crunchy din ang pag-upgrade. Pero pag-upgrade na lang. Mas bet, when it comes to crust pump pie, is mas gusto ko syempre si John. So, maraming spot differences. Kumbaga, hindi sila nagkakamit pa. Napag-confirm talaga sila. Pero, para silang pasok din.
flavor para silang ipasok sa paglasa natin mga Pinoy. So, yun lang yung thoughts ko. And yun nga, sabi sa inyo, yun lang talaga sa sarwa, parang dahil parang ito pa yung beans, yung richness ng flavor ng bacon at saka ng corned beef. Parang nakulangan ako. Yun, so, this is it guys. So, thank you for watching. Please do subscribe to my channel. Dahil monetize na tayo. Thank you very much po sa lahat ng nag-subscribe and sa family ko. Siyempre, na lagi makasupport dyan, nag-upload ng videos ko and sa mga friends ko and sa co-workmates ko dati sa CPG. And ngayon po sa World Access. Thank you very much po sa pagpapahod at pag-support sa akin. Kasi po, hindi dahil sa inyo, hindi ko ma-reach to and nakakapawang isipin na parang kasi nung una parang hindi ko kaya, parang ang hirap sa subscribers pa lang, ang hirap na mag-game, lalo na kung simpleng tao lang naman tayo, hindi tayo famous and hindi naman tayo nasa larangan ng ganyan, ng ganito, para alam niyo yun. So nakakatuwa lang isipin eh. Happy ako kasi nung nalaman din ng family ko pero sila sa akin gano'n. Parang unexpected. So, thank you very much. Thank you. And sana po mag-stay tuned lang kayo at papayarin yung mga videos ko dahil lalapit na po tayo magpag-giveaway. And nag-iisip na ako kung ano magandang pag-giveaway sa inyo. So, take good luck to my dad, guys. So, yun lang. Thank you. So, don't forget sa mga nag-subscribe dyan. Please do subscribe and also click the notification bell right down below para I get notified every time na mag-upload ako ng new videos. So, thank you for watching, guys.